bago natin simulan ang kwento, shoutout ko lamang yung mga nag-renew ng badge. Kay Araceli Westphal bilang isang DM's Queen. Kay Mary Ann Espera bilang solid ka DM. Kay Ana 23, Rosel Paredes, Tiffany Osaka, Celsa Escartin, Tita Jinky Perez, Nilo Merdigya Lusa, Jeline Calayeg, Ronald Castro, Oscar Somailo, J. Brother Genibe, Queen Jason Jason, at kay Roselyn Nepomuceno. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po'y mag-ingat po tayong lahat, lalo na po sa panahon natin ngayon. Simulan na natin ang kwento. Magandang araw po Sir Joseph at sa lahat ng mga tagapakinig sa iyong channel. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa tunay kong karanasan. Itago mo na lamang ako sa pangalang Atong, nakatira sa isang kilalang probinsya ng Pilipinas, ang probinsya ng Aklan. Isa akong matandang binata, nasa 65 taong gulang sa kasalukuyan. Sabi nga nila, kapag nasa ganitong edad ka na, ito'y may kukumpara sa takip silim na ng buhay ng isang tao. Magkaganon pa man, sa aking alaalay sariwang sariwa pa ang aking nakaraan, kahit ilang dekada na ang nakalipas, simple ngunit masaya ang pamilyang mayroon kami. Pagsasaka ang hanap buhay ng aking mga magulang, may maliit na lupain na minana si Papay sa kanyang mga magulang. Madalas kasama nila kaming tatlong magkakapatid sa pagtatanim ng mga saging, kamote, uraro, mais at iba-ibang klase pang mga gulay. Kapag magugulang na mga tanim naming niyog, pagkukopra naman ang pinagkakaabalahan namin. Masasabi kong kontento na kami sa simpleng buhay namin na mayroon kami. Nakakapagtabi pa nga si Mamay ng pera paunti-unti para sa aming pag-aaral na magkakapatid. Iniidolo din namin magkakapatid ang samahan ng aming mga magulang. Niminsan ay hindi pa namin nakitang nag-away ang aming mga magulang sa aming harapan. Nagkakatampuan siguro sila minsan, sadyang marunong lamang silang magdala ng kanilang problema. Kaya naman habang lumalaki ako, naisip ko, balang araw pag nagkapamilya na ako, ang gusto ko ay ganoon din ang aming maging buhay ng magiging pamilya ko. Bunso pala ako sa aming tatlong magkakapatid. 22 at graduating ng grade 6 ako noon nang dumating sa buhay namin ang isang trahedya. Third year high school naman ang sinundan ko, si Kuya Joel. Habang second year college naman ang aming panganay na si Kuya Roger. Isang hapon araw ng Sabado, nakatoka sa akin ang pagluluto ng aming hapunan. Katatapos ko lamang isa lang ang kaldero na may lamang bigas. Napansin ko na paubos na pala ang aming panggatong. Kinuha ko ang palakol at nagumpisa na akong biyakin. Ang malalaking katawan ng tuyong kahoy na kinuha ni Papay sa aming bukid. Nasa bukid pa sila Mamay ng mga oras na yon. Pero magbago lumatag ang dilim, tiyak na darating na sila. Napakasipag nilang mag-asawa, ayaw nila nang may nababakanting oras na nasasayang. Pagkaluto ng kanin ay isinunod ko naman ang gulay na papaya. Hindi pa rin tumarating si Mamay at Papay. Panayalingon ko sa daanan kung saan sila bigla na lamang sumusulpot para gulatin ako. Madalas nilang gawin yun sa akin, lalo na kapag naaabutan nila ako sa bakuran, na abala sa paggawa ko ng takdang aralin habang inihintay ko sila. Katatapos ko lamang hanguin ang gulay sa kawali nang makita kong parating na sina Mamay at Papay. Sasalubungin ko sana sila pero bigla akong umatras at nagtago sa puno ng talisay sa gilid ng kusina namin. Parang nagtatalo sila, bagay na noon ko lamang sila nakita na may pinagtatalunan. Huminto si Papay sa paglalakad. Pinaihinto niya si Mamay at para bang may bagay silang pinag-aagawan. Napapalunok na lamang ako ng laway. Naisip ko na ano kaya ang bagay na pinag-aawayan nila. Ayoko na makita pang lumala ang kanilang away, kaya lumabas na ako sa aking pinagtataguan.
Kunwari eh hindi ko sila nakitang nag-aaway. Masaya ko silang sinalubong. Gumiti si mamay nang makita niya ako. Hindi nakaligtas sa paningin ko na may mabilis na itinago sa kanyang bulsa si mamay. Wala silang imika na habang naghahapunan kami. Alam kong nagtataka din sina Kuya Roger at Kuya Joel, pero mas pinili nilang manahimik katulad ko. Pero ako kasi yung tipo ng bata na kapag may gusto akong alamin ay hindi ako tumitigil hanggat hindi ko nalalaman ang sagot. Yung gabi na yon, sinadya akong maunang matulog, pero ang totoo nun, aalamin ko talaga ang dahilan ng kanilang pag-aaway. Magkatabi lamang ang kwarto ko, pati ang kwarto ni Mamay at Papay. Nakiramdam ako mabuti kung nakapasok na ba sila sa kwarto nila. Pag-aalas 10 ng gabi nang marinig kong bumukas ang pintuan ng kanilang kwarto. Alam kong nakapasok na sila, idinikit ko ang tinga ko sa dingding na nagsisilbing dibisyon ng aming kwarto. Sa wakas, narinig ko ang boses ni Papay. Sinusuyo niya si Mamay at nakikipag-usap na ibalik na daw. Napaisip ako nang marinig yon. Ilang sandali pa nang marinig kong umiiyak si Mamay, pigil ang kanyang boses at sinagot si Papay na hinding-hindi niya raw ibabalik dahil hindi naman daw niya ninakaw. Lalo ba akong nahulog sa malalim na pag-iisip hanggang sumagi sa isipan ko ang bagay na mabilis niyang itinago sa kanyang bulsa. Kanina lamang nang salubungin ko sila pagkagaling sa bukid. Nakatulugan ko na ang naririnig kong pag-ikbi ni Mamay. Magmula ng araw na yun ay hindi na sila sabay na pumupunta sa bukid. Madalas na nauuna si Papay, tapos bago magtanghali, saka pa lamang nag-aasikaso si Mamay para sumunod sa bukid. Nahuli ko minsan na nag-uusap sina Kuya Roger at Kuya Joel. Nagtatanungan sila kung ano daw bang nangyayari sa aming mga magulang. Nagkatinginan lamang sila habang tinatanaw si Mamay na palayo. Napansin ko na para bang nag-iba na si Mamay. Palagi na siyang may sariling mundo, maging ang dating pakikitungo sa amin ay tuluyan ng nagbago. Nasasaktan ako, madalas mag-isa lamang siyang nakaupo sa labas ng pintuan, nakatanaw sa malayo. Ilang beses ko nang nahuli si Mamay, parang may kinakausap siya, pero wala naman akong nakikitang kausap niya. Minsan naman ay tumatawa ng mag-isa, hindi ko na kinayap at naglakas loob na akong kausapin si Papay. Hindi ako pumasok ng araw na yon. Sinundan ko si Papay sa bukid at aalamin kung anong dahilan at biglang nagbago si Mamay. Habang nasa daan ay nakarinig ako ng isang batang umiiyak, boses ng isang batang babae. Hinanap ko ang bata, hindi ko alam kung paano nagkakaroon ng ibang tao sa aming lupain. Dahil wala namang ibang nakatira sa lugar na yon, sinundan ko ang boses ng batang umiiyak. Sa aking paghahanap, hindi ko namalaya na medyo napalayo na pala ako sa daan. Malalaking kahoy na ang aking nakikita sa paligid. Hanggang sa nakakita ako ng isang batang babae, nakatalikod ito sa akin. Nakatayo siya sa harapan ng isang malaking puno habang walang tigil sa pag-iyak. Nakaputi ang batang iyon. Tantya kong edad niya ay nasa 5 taong gulang pa lamang. Parang buhok ng maisang kulay ng kanyang buhok. Nakasuot ito ng makulay na bestida na may kakaibang burda. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya. Isang di pa na lamang ang layo ko sa kanya nang napahinto ako. Tinanong ko siya kung may problema ba, nasaan ang mga magulang niya, at kung saan siya nakatira. Huminto siya sa pag-iyak pagkatapos ay dahan-dahan siyang umarap sa akin. Natulala ako nang makita ko ang napakaamo niyang muka. Nakakasilaw ang kaputian niya at ang mga mata niya ay mga sulungasul pa. Subalit mugto na ito dahil sa kanyang pag-iyak. Hinintay kong sumagot siya at nakatingin lamang siya sa akin. Pero nakita ko na lagpasan ang kanyang paningin. Hindi siya makatingin sa akin ng mata sa mata. Napansin ko rin habang tinitignan ko siya, wala siyang kadal sa pagitan ng itaas ng labi at ibaba ng ilong. Napakislot ako nang marinig ko ang matinis niyang boses. Sinabi niyang nawawala daw ang kanyang laruan. Tulungan ko daw siyang mahanap ito. Tatanungin ko pa sana siya kung anong klase ba ng laruan ang hinahanap niya. Subalit sa isang kisap mata ko ay bigla na lamang siyang naglaho sa aking harapan. Hinanap ko ang bata sa paligid subalit
hindi ko na talaga siya makita, kaya tumuloy na ako para puntahan si Papay sa bukid. Malayo pa lamang ay nakikita ko na si Papay na abala sa paghuhukay. Nakikita ko ang mataas na tambak ng lupa sa tabi ng aming kubo. Napakunot noo ako at nagtaka para saan ang hukay na yon. Mas binilisan ko pa ang aking paglalakad hanggang sa marating ko na ang kubo. Huminto siya sa paghuhukay nang makita ako. Naupo siya sa pintuan ng kubo, tinignan ako ng matagal. Bigla akong kinabahan sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Siguro malungkot siya dahil magkaaway sila ng aking mamay. Kitang kita ko walungkot sa kanyang mga mata. Hindi na ako nakatiis pa. Garalgal ang boses kong tinatanong siya. Papay, may problema po ba? Ano po bang nangyayari at nag-aaway kayo ni mamay? Nag-aalangan ko pang tanong sa kanya. Si mamay mo, may kinuha siyang bagay na hindi naman sa kanya. Sinabi ko sa kanya na ibalik niya yon, pero ayaw niya. Tugon naman ni Papay. Kitang kita ko ang matinding takot at pag-aalala sa mga mata nito. Noon ko lamang napansin na nangingitim ang paligid ng kanyang mga mata. Hindi siguro nakatulog na maayos si Papay. Nang tanungin ko siya kung ano yung kinuha ni mamay, kulay pula daw. Yun lamang ang naging tugon niya. Malalim na ang hukay na ginagawa niya. Tinanong ko siya kung bakit siya naghuhukay. Kinilabutan ako sa naging tugon niya. Magtatago daw sila doon ni mamay dahil galit na galit daw yung babaeng maputi na may umuusok na mata. Niyaya ko si Papay na umuwi, pero hindi siya nagpaawat. Binantaan ko siya hanggang sa mapagod sa paghuhukay. Kung sana siyang huminto at napaupo sa kubo. Makalipas ang ilang sandali, biglang sumulpot si mamay sa kubo. Sa harap ko'y lumuhod si Papay sa harapan ni mamay. Nagmamakaawa ito na ibalik na daw ni mamay yung kulay pulang bagay. Subalit na uwi na naman sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Niyaya ko na silang umuwi. Mabuti naman at nakinig sila sa akin. Magmula ng hapon na nakita ko nagtatalo sina mamay at Papay, nagkaroon na ako ng kakaiba't nakakatakot na panaginip. Sa paglipas ng araw, dumalala ng dumalala ang sitwasyon ni na mamay at Papay para silang mga bata kong kumilos. Madalas mga nakatulala sila. Minsan ay minaririnig akong kaaway ni mamay sa labas ng bintana. Pagkatapos ay ahawakan ito ng mahigpit ang bulsa na suot niyang damit. Napagpasyaan naming magkakapatid na ipaalam na sa mga kapatid ni mamay ang mga nangyayari. Napabayaan na rin nila ang mga tanim sa bukid. Nawawala na sila madalas sa kanilang mga sarili. Nagpuntahan agad ng mga tiyahin at tiyuhin ko sa aming bahay nang marinig ang aming sinabi. Maging sila hindi makapaniwala nang makita nila, nakakatuwa ang kinikilos ni mamay at papay. Sinabi ni Tia Nanet na maghahanap daw sila ng albularyo upang ipagamot sina mamay at papay. Kinabukasan, ayaw ko sanang pumasok sa eskwela. Masama ang panahon noon. May timan langit at nagbabadya na uulan anumang sandali. Ngunit pinilit ako ni Kuya Roger, huwag daw akong aabsent dahil sayang ang isang araw. Magkasabay na silang pumasok ni Kuya Joel. Ako naman ay naghahanda pa lamang para pumasok sa eskwela. Bago ko umalis, nakita ko na magkasamang pumunta sa bukid sina mamay at papay. Napangiti ako at mukhang bati na sila. Baka naayos na nila ang kanilang problema. Sa araw ding yon, lumakas na ang ulan sa labas. Habang nasa eskwelahan ako, pumasok ang aming advisor. Ibinalita nito na pwede na raw kaming umuwi. Delikado raw kasi kung ihintayin pa ang oras ng uwian, baka hindi na kami makatawid sa ilog. Dahil maraming tulad kong estudyante ang mga nasa tawid ilog pa ang inuuwi ang bahay. Nagmamadali na akong tumakbo. Naisip ko si mamay at papay na nasa bukid sila. Habang nasa daan, nakakatakot na kulog at kidlat ang nagpapakaba sa akin. Basa na ang katawan ko, may nakita akong puno ng saging sa daanan. Pinutol ko ang daon ng saging at ginawa kong panaklob sa aking ulunan. Mababasa kasi ang mga libro ko. Basang-basa na ako nang dumating sa bahay namin. Sa tarangkahan pa lang ay tinawag ko na si mamay. Kapag ganoong oras kasi, sanay na ako na sa oras na yon, maririnig na niya ang boses ko.
Nakangiti na siyang dudungaw sa bintana at sasalubungin ako, sabay pupupugin ng halik. Subalit ang kailang tawag na ako ay walang mamay na dumudungaw. Kaya nagmadali na akong pumasok sa loob ng bahay. Wala siya sa kusina kahit sa kanilang kwarto ni Papay. Sinilip ko na rin ang likod bahay. Kahit anino rin ni Tatay ay wala. Naisip ko na baka nasa bukid pa sila. Dahil wala pang sinaing ay nagsalang na muna ako. Hinintay kong maluto ito pagkatapos ay nagprito na ako ng daing. Naglagay na ako ng kanin at ulam sa Tupperware. Hatiran ko ng pagkain sina Mamay at Papay sa bukid. Sa wakas ay nakikita ko na ang aming kubo. Malakas pa rin ang ulan. Ibinalot ko sa plastik ang baunan para hindi pasukin ang tubig ulan. Subalit, nang makarating na ako sa kubo, ay hindi ko akalain na abutan ko silang dalawa na wala ng buhay. May butas ang kanilang mga damit, maging ang kanilang mga katawan ay may bakas ng pagkasunog. Hindi ko lubos maisip kung ano ang nangyayari sa kanila at kung ano ang sanhin ng pagkamatay ni Mamay at Papay. Hindi ko magawang umiyak ng mga sandaling yon. Nakatulala lamang ako nakatingin sa kanila. Nasa hukay silang dalawang pareho, nakalutang sa tubig ulan ng mga katawan. Yung hukay na ginawa ni Papay, nagkatotoo nga yung sinabi niya na doon sila magtatago ni Mamay. Yun pala'y doon sila aabuti ng wakas na magkasama silang dalawa. Ilang sandali ang lumipas ay nagawa ko na rin umiyak. Kasabi ng pagpatak ng ulan, ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Ayokong paniwalaan ang nangyayari sa aking mga magulang. Nanginginig na sa lamig ang aking buong katawan. Nag-iiba na rin ang aking pakiramdam. Nang bigla akong may maalala, mabilis kong tinignan ang bulsa ng duster na suot ni Mamay. May nakapa akong bagay sa loob. Nagmamadali kong kinuha ang bagay na nasa bulsa ni Mamay. Nanlaki ang mga mata ko nang mahawakan ko ang isang kulay pulang bagay. Hugis buto ng kasoy. Naalala ko ang sinabi ni Papay na pulang bagay daw na kinuha ni Mamay. Napaisip ako kung sino o kanino ito kinuha ni Mamay. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng bagay na hawak ko ngayon. Sa wakas ay tumila na rin ang ulan. Hanggang sa may mamataan akong paparating. Mula sa malayo itanaw kong paparating si Kuya Joel. Ibinulos ako agad ang kulay pulang bagay. Umiiyak na ako ng umiiyak sa harapan ng bangkay ni Papay at Mamay. Maging si Kuya Joel ay hindi magawa makapagsalita nang makita ang bangkay ng aming mga magulang. Namalayan ko na lamang na nasa loob na ako ng bahay namin. Nakapalibot sa akin ang aming ibang kamag-anak. Napabangon ako agad sa aming papag. Sabay silang napatingin sa akin. Naalala ko sina Mamay at Papay. Nagmamadali akong tumayo. Nakita ko ang kanilang mga bangkay na nakahiga sa aming sala. Nakaupo naman malapit sa kanila sina Kuya Roger at Kuya Joel. Pumalaho na ako ng iyak. Paulit-ulit kong tinawag ang pangalan nilang dalawa. Tinamaan daw ng kidlat ang katawan ng aming mga magulang. Malamang yung kidlat na nakita ko habang papauwi ako pagkagaling ko sa eskwela ay ang kidlat na tumama kina Mamay at Papay. Sa unang gabi ng burol, nasa banig pa nakahimlay ang katawan ng aking Mamay at Papay. Hindi pa sila naimbalsamo dahil nasa ibang bayan daw si Mang Tony ang nag-iisang imbalsamador sa aming bayan. Kinabukasan pa daw ito makakauwi, saka pa lamang maaasikaso ang bangkay ng aking mga magulang. Bukod sa tatlong taga-baryo na gumagawa ng ataol, mga kamag-anak lang namin na nakipaglamay sa gabing yon. Dahil malayo kami sa baryo, sa huling lamay na daw makakapunta ang karamihan. May mga nagpaabot ng pakikirami mula sa aming kababaryo. Nagpadala sila ng kape, asukal, tinapay. Literal na mga kailangan sa isang lamay. Nakabantay kaming tatlong magkakapatid sa bangkay ng aming mga magulang. Napansin ko lamang o baka napansin din ng mga kapatid ko at iba pang mga kamag-anak namin ang mga paru-parong nagliliparan. Ang iba'y nag-uumpukan sa ibabaw ng bangkay nila Mamay at Papay. Para silang mahimbing na natutulog, napakahirap isipin na kasama pa lamang namin sila ng umaga pagkatapos ay pinaglalamayan na namin sila kinagabihan.
Gusto kong sisihin ang ulan, kulog at kidlat. Subalit naisip ko na hanggang doon na lamang siguro ang kanilang mga buhay. Isang linggong ibinuro lang bangkay ni na mamay at papay pagkatapos nilang mailibing. Pakiramdam ko'y para kaming pinagsakluban ng langit at lupa. Mabuti na lamang ay may mga kamag-anak kaming malalapit lamang ang bahay sa amin. Kaya naman magkakatulong silang umalali sa aming tatlong magkakapatid ng mga panahong lugmok na lugmok kami dahil sa bigla ang pagkawala ng aming mga magulang. Isang hapon, naging bisita namin si Tio Raul. Naabutan niyang magkakaharap kaming kumakaing magkakapatid. Bagamat tahimik kami, baka sa matinding lungkot at pangungulila namin sa aming mga magulang. Batid kong walang kasing sakit ang nararamdaman ninyo ngayon, subalit kailangan nyong magpakatatag at magpatuloy sa buhay mga pamangkin. Nandito lang naman ako kapag kailangan nyo ako. Uwi ka ni Tio Raul, bunsong kapatid ng aking mamay. Simula noon ay nagkaroon na ako ng sarili kong mundo. Mas gusto kong mapag-isa. Ayokong may kamag-anak ko kakilala kaming nakakakita sa akin kung gaano ako kamiserable. Walang araw na hindi ako umiiyak. Palagi kong naaalala ang aking mga magulang. Nagkukulong ako sa aking kwarto. Madalas sa kubo namin sa bukid nagpapalipas ng buong maghapon kapag walang pasok. Si Kuya Roger ay piniling magpatuloy sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kahit nagluluksa pa siya sa nangyayari ay kailangan niya makapagtapos upang maiahon kami sa hirap ng kapatid kong si Kuya Joel. May nakuha kaming kaunting pera sa damitan ni Mamay. Alam namin na iniipon nila yun ni Papay para sa pag-aaral naming tatlo. Kinausap din ni Kuya Roger si Kuya Joel na ipagpatuloy lamang din ang pag-aaral. Dahil 2 taon na lamang ikagraduate na ito ng high school. At ako naman ay ganoon din. Sana raw, maging mas masipag ako sa aking pag-aaral dahil ikakatuwa daw yun ni na Mamay at Papay. Tahimik lamang ako nakatango. Pinapakinggan ko ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Nakikita ko ang matinding kalungkutan sa mga kinikilos na mga mata ni Kuya Roger. Sadyang marunong siyang magdala ng sakit ng kalooban, samantalang si Kuya Joel ay lantad ang pagiging malungkutin, bugnutin. Natuto na rin itong uminom. Nakikita ko siya minsan kakauwi ko lamang nun galing sa eskwela. May isang bote ng ursos siyang iniinom sa kanyang kwarto. Nananahimik na lamang ako. Hindi ako nagsumbong kay Kuya Roger. Bukod kasi sa nauunawaan ko ang kanyang nararamdaman, ayaw ko rin ito ang maging dahilan ng pag-aaway nilang dalawa. Lumipas pa ang mga araw, paminsan-minsan ay nakikita ko pa rin nalulungkot sina Kuya Roger at Kuya Joel, pero kahit papaano'y unti-unti na rin nilang natatanggap ang nangyari. Tulad ng ipinangako namin sa puntod ni na Mamay at Papay, nagtulungan kaming tatlo sa pagtatanim ng mga saging, mais, kamote at iba pang pagkaing baging. Kahit mahirap ang buhay sa pagtutulungan naming tatlo, ay makakaraos kami sa pang-araw-araw. Isang gabi habang naghahapunan, kinausap kami ni Kuya Roger. Pagka-graduate daw niya ng college ay magtatrabaho na muna siya upang matustusan ang mas lumalaki naming gastusin sa bahay at sa paaralan. Tango lamang ang naging tugon namin ni Kuya Joel sa sinasabi ni Kuya Roger. Ang bilis nga palang lumipas ang mga araw. Gagraduate na nga pala si Kuya Roger sa kolehiyo. Naisip ko, kung buhay lamang sana sina Mamay at Papay, siguradong tuwang-tuwa ang mga yon. Sumapit na nga ang araw ng graduation ni Kuya Roger. Tuwang-tuwa ako ng araw na yon. Sinamahan namin si Kuya Roger sa puntod ni Mamay at Papay. Umiiyak na inaalay niya ang kanyang diploma sa ibabaw ng puntod ng aming mga magulang at nag-iyakan na rin kaming tatlo. Nang bigla akong makaramdam ng pangingilabot sa aking batok, pababa sa aking mga braso, pasimple akong lumingon sa aking paligid. Hapon na nga pala ng mga sandaling yon at kaming tatlo lamang ang nasa sementeryo ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung ang pangingilabot kong yon ay dahil ba nasa tabi lamang namin ang kaluluwa nila ng aming mga magulang at nakikisaya sa amin o may iba pang dahilan. Nabulabog ba namin ang mga elementong nasa sementeryo hanggang sa napatingin ako sa isang malaking puno malapit sa sementeryo. May nakita akong isang magandang batang babae.
Parang pamilyar sa akin ang kanyang mukha. Nakatayo ito at nakatingin lamang sa amin. Bigla niya akong kinawayan. Ako naman, kinawayan ko din siya pabalik. Iniisip ko na baka dinadalaw din ito ang kamag-anak niyang na mayapa. Saglit ako naghintay kung may ibang kamag-anak siyang kasama. Subalit paalis na kami, wala pa rin lumalapit sa kanyang kasama. Ibinalik ko ang aking atensyon sa aking mga kapatid na noon ay tinatapik-tapik na pala ang aking balikat. Niyayaya na nila akong umuwi. Nang lingunin ko ang batang babae, nakita ko'y wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Tinanong ko si na Kuya Roger at Kuya Joel kung may nakita ba silang batang babae. Ngunit iling lamang ang naging tugon nila sa akin. Kaya naman nagmamadali na naming nilisa ng sementeryo. Kinagabihan pagkatapos naming kumain ng hapunan, nagpaalam na ako agad sa aking mga kuya na matutulog na ako. Pero ang totoo nun, iba ang aking pakiramdam. Nagiinit ang aking mga mata, ngunit ramdam ko ang panlalamig ng aking mga kamay at paa. Nagmamadali na akong pumasok sa aking kwarto. Nahuli ko pang sinusundan ako ng tingin ni Kuya Joel. Isinarado ko ang pintuan saka ko kinuha ang makapal na kumot sa aking ulunan. Pagdating sa higaan, ay agad akong nagtalukbong ng kumot. Mas tumindi ang nararamdaman kong ginaw. Nanginginig ang mga labi ko. Ramdam ko na para bang may kung anong init na gustong kumawala sa aking sigmura. Pinilit ko matulog ng mga sandaling yon. Ayaw ko namang sabihin ka na Kuya Roger at Kuya Joel ang aking nararamdaman. Ayoko nang maabala pa sila. Kahit papaano'y naging komportable ang aking pakiramdam dahil sa makapal na kumot na ibinalot ko sa aking katawan. Maghahating gabi na nang maalimpungatan ako, nakaramdam ako ng matinding uhaw. Pawis na pala ako kaya tinanggal ko ang makapal na kumot na nakabalot sa aking katawan. Kinapa ko ang tuwalya na palagi kong inilalagay sa aking ulunan upang punasan sana ang aking pawis. Nang biglang kumalawang liwanag na nagmumula sa gasera, parang may dumaan sa tapat ng gasera. Ang gasera ay nakapatong lamang sa isang maliit na mesa, ilang hakbang lamang ang layo sa aking higaan. Ang gasera namin ay lata ng malaking sardinas na walang laman. Binubutasan lamang namin sa gilid ng ulunan, pagkatapos ilalagyan ng mitya na galing sa tela. Saka namin lalagyan ng nabibiling gas sa tindahan. Bukas ang ibabaw niya, kaya kapag may dumaang tao o umihip ang hangin, tiyak na gagalaw ang apoy sa ilaw. Dahan-dahan akong umupo upang tignan kung sino bang nasa labas ng kwarto. Muntik na ako mapasigaw sa sobrang gulat nang makita ko nakaupo si Kuya Roger sa may ulunan ko. Nakatingin siya sa akin ng diretso. Uy kuya, kanina ka pa ba dyan? Anong ginagawa mo rito? Nagtataka kong tanong sa kanya. Inihintay kong sumagot siya subalit nakatingin lamang siya sa akin na para bang lagpasan. Bigla akong kinabahan. Baka masama din ang pakiramdam ni kuya katulad ko. Patayo na sana ako para hipuin ang leeg niya nang bigla naman siyang tumayo. Dire-diretsyong lumabas ng pintuan ng aking kwarto. Napakunot ako ng noot na paisip kung bakit ganoon ang kinikilos ni Kuya Roger. Nalulungkot pa rin siguro ito sa pagkawala ng aming mga magulang. Bit-bit ng gasera lumabas ako ng aking kwarto upang kumuha ng tubig sa kusina. Madilim sa loob ng bahay namin. Ugali na naming patayin ang ilaw sa sala. Pero may tig-iisa naman kaming nakasinding ilaw sa aming kwarto. Kakahawi ko lamang ng kortina sa kusina nang mapasigaw ako. Muntik ko nang mabunggo si Kuya Roger. Nakatayo ito sa tabi ng lamesa habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang maliit na bintana namin sa kusina ay may nakaharang na tatlong kawayan sa gitna. Hindi naman kami basta mapapasok ng kung sino man, maliban na lamang kung sasadyain itong sirain. Dahil ginawa ni Papa yung bintana na yon para doon lumabas ang usok sa tuwing nagsasaing kami. Kinausap kong muli si Kuya Roger. Ang sabi ko, hindi ba siya makatulog? Wala akong tugon na narinig mula sa kanya, kaya tumalikod na ako para kumuha ng tubig sa galon. Pagkatapos kong uminom ay humarap na akong muli sa kanya, subalit bigla na lamang siyang nawala, nang hindi ko naman namamalayan.
ni hindi ko nga narinig ang pag-alis niyang yabag. Wala rin naman akong narinig na nagbukas at sarado ng kwarto niya. Maingay kasi ang pintuan ng kwarto ni Kuya Roger kapag may magbubukas o sarado. Tiyak na mag-iingay ito. Naisipan ko siyang silipin sa kanyang kwarto. Mukhang may problema si Kuya kaya kakausapin ko siya at tatanungin. At mga hawakan ko na ang pintuan nang bigla naman itong nagbukas. Lumabas si Kuya Roger na pupungas-pungas. Anong nangyayari? Bakit sumigaw ka? May problema ba? Sunod-sunod na tanong ni Kuya Roger. Palingalinga ito sa loob ng bahay. Ha? Di ba nga nagulat ako kuya nang makita kita sa kusina. Tapos pagkagising ko sa kwarto nandun ka rin. Hindi ka rin sumasagot sa tanong ko. Galit ka ba sa akin kuya? Nagtataka ko pantanong. Napakunot ng noo si Kuya Roger. Paano raw siya pupunta sa kwarto ko? Natulog na rin siya pagkahugas niya ng plato. Nakita rin daw niyang pumasok na sa kanyang kwarto si Kuya Joel. Iniisip ko na baka pinagtitripan lamang ako ni Kuya. Baka napansin niya na hindi maganda ang pakiramdam ko ng mga nagdaang gabi. Kaya sinundan at binantayan niya ako sa kwarto. Ngunit sumeryoso siya at sinabing hindi daw siya pumupunta sa kwarto ko at lalong hindi pa siya pumupunta sa kusina. Bigla akong kinabahan. Naramdaman ko muli ang paggapang ng kilabot sa aking batok. Nagpaalam na ako kay Kuya Roger na babalik na sa kwarto. Hindi na ako dinalaw ng antok ng mga sandaling yon. Ayoko nang matulog baka kung ano na naman ang mangyari o makita ko pagkagising ko. Kinabukasan mag-aalas 5 pa lamang ng umaga ay babangon na ako para maganda ng aming almusal. Naubusan na pala kami ng kahoy na panggatong. Kaya nagmamadali kong kinuha ang itak sa dingding. Hindi ko na nagawa pang magpaalam sa mga kuya ko. Kukuha lang naman ako ng panggatong at babalik din kaagad. Medyo may kalayuan din ang kuhanan namin ng panggatong. Habang naglalakad ay pasipul-sipul ko pang nilalaro ang basang mga kahon at damo na akin nadadaanan. Nakasanayan ko na ang mga hamog sa umaga. Naalala kong bigla sina Mamay at Papay. Kapag papunta kami sa bukid dati, nakikita ko silang nagbabasaan ng hamog. Pagkatapos maghahabulan hanggang sa makarating na kami sa aming kubo sa bukid, namalayan ko na lamang na umiiyak na pala ako. Pinunasan ko ng palad ko ang aking luha nang biglang may namataan akong isang tao na dumaan sa unahan ko. Nagiba siya ng direksyon na dapat magkasalubong kami. Parang pamilyar ang bulto ng kanyang katawan, kaya mabilis akong tumakbo para habulin siya. Nakita ko ang likurang bahagi ng katawan niya. Tuloy-tuloy lamang siyang naglalakad. Sa wakas ay naabutan ko na rin siya. Hinawakan ko kaagad ang kamay niya at huminto siya sa paglalakad na para bang nakikiramdam. Kuya Roger, saan ka pupunta? Mangunguha ka rin ba ng panggatong? Tanong ko sa kanya. Bigla kong binitiwan ang kamay niya. Malamig na malamig yung katulad ng lamig ng tubig hamog. Sa wakas ay lumingon siya sa akin at tinitigan niya ako. Iyong titig na lagpasan pa rin. At sa pagbukas ng kanyang bibig, narinig ko ang mga salitang, "Halika na, sumama ka na sa akin, may pupuntahan tayo." Tugon niyang salitang walang buhay. Tinangka niyang hawakan ng kamay ko subalit kusa akong umiwas. Bagamat siya ang Kuya Roger ko, pero bakit hindi niya nabanggit ang pangalan ko? Tinitigan ko siyang mabuti. Minapansin ako sa kanyang mukha. Walang kanaluguhit ang pagitan ng kanyang pantaas na labi papunta sa ilong na dapat ay mayroon dahil lahat ng tao ay may guhit sa parte ng katawan na yon. Muli siyang tumalikod sa akin at nagpakalayo-layo. Hindi ko na siya sinundan pa. Kagabi pa ako nagtataka at kinakabahan. May gusto lamang akong patunayan kaya tumakbo na ako pabalik sa aming bahay. Kahit wala pa ako nakukuwang kahoy na panggatong. Hingal kabayo na ako nang sa wakas ay makita ko na ang aming bahay. Sa kusina na ako dumaan para mas malapit doon papunta sa kwarto ng aking mga kapatid. Kapapasok ko pa lamang sa pintuan ng kusina nang makita ko si Kuya Roger na abala sa pagluluto ng aming almusal. Baon ng niyog ang ginamit niyang panggatong dahil naubusan na nga kami ng kahoy. Nagulat pa siya nang malingunan ako na nanggaling sa labas. Tinanong niya ako kung saan daw ako galing.
Akala daw niya natutulog pa ako sa aking kwarto. Hindi ko magawang sumagot. Nakatitig lamang ako sa kanya kaya gusto ko siyang tanungin kung nanggaling ba siya sa bukid. Namalayan ko na lamang na hawak-hawak niya na ako sa magkabilang balikat habang niyuyug-yug ako. Bakit daw ako namumutla? Sumulpot din sa tabi ko si Kuya Joel. Sinipat niya ang leg ko gamit ang kanyang palad. Napailing ito nang sabihin na matas daw ang lagnat ko. Naalarma na si Kuya Roger. Mabilis din niyang hinipo ang akin noo. Pinaupo niya ako sa mesa at pilit na pinapakain. Papunta daw siya sa bukid para maganap ng dahon ng tuba-tuba para ipantapal daw sa akin. Hinablot ko ang kamay niya at nakiusap na huwag siyang aalis. Nagkatingin na silang dalawa ni Kuya Joel. Sinandukan niya ng pagkain si Kuya Joel. Pagkatapos ay nagsandok na rin siya ng sarili niyang pagkain. Tumabi siya sa akin at sabay-sabay kaming kumain. Mula sa kinauupuan ko, tanaw na tanaw ang pintuan ng kusina. Nalaki ang mga mata ko nang makita ko si Kuya Roger na nakatayo sa labas ng pintuan habang nakatingin ito sa akin. Kinakawayan niya ako. Nagpalipat-lipat ang paningin ko kay Kuya Roger nakatabi ko at sa labas. Bakit Atong, may problema ba? Bakit namumutla ka? Nagtatakang tanong ni Kuya Joel. Ayun sa may pintuan, nakikita ba ninyo ang nakikita ko? Nanginginig kong tanong. Tinitigan ko ng mabuti si Kuya Roger na noon ay nakatayo na. Nagmamadali siyang tumakbo palabas, ngunit biglang nawala sa may pintuan ang isa pang kamukha niya. Lumingon siya sa amin ni Kuya Joel, pawisan at tila kabado. Ipinili niya sa amin na huwag kaming lalabas ng bahay. Kinuha niya ang itak na nakasabit sa dingding. Nagpaalam na pupunta daw siya sa bukid para manguha ng panggatong. Maghanap na rin daw ng dahon ng tuba-tuba. Sinubukan ko pa siyang pigilan ngunit mabilis siyang nawala sa kakahuyan malapit sa bahay namin. Kinausap ako ni Kuya Joel kung ano daw bang nangyayari. Napilitan akong ikuwento sa kanya ang lahat. Mula sa pangyayari sa sementeryo hanggang sa kanina lamang na nakita ko ang dalawang Kuya Roger. Hindi makapaniwala si Kuya Joel sa mga sinabi ko. Wala naman daw siyang nakikita ang kamukha ni Kuya Roger. Baka daw dala lamang ng taas ng aking lagnat kaya ako nananaginip na masama. Gumuho ang pag-asa ko na maaari niya akong matulungan tungkol sa kakaibang nangyayari. Inihatid niya ako sa aking kwarto. Magpahinga daw muna ako at siya nang bahala sa mga gawaing bahay. Nangihina ako na napopo sa aking papag. Natatakot ako para kay Kuya Roger na pumunta pa talaga sa bukid. Ayaw din akong paniwalaan ni Kuya Joel hanggang sa sumagi sa aking isip ang tiyuhin naming si Tiyo Raul. Tandang-tanda ko pa nang sabihin niya sa amin nung kamamatay lang ng aming mga magulang na kapag may problema kaming magkakapatid ay huwag daw magatubiling lumapit sa kanya. Naisipan kong puntahan si Tiyo Raul. Siya lang ang maaaring makatulong sa amin. Tumayo ako at pinakiramdaman si Kuya Joel. Tiyak na hindi niya ako papayagang lumabas kapag nagpaalam pa ako. Daan-daan akong lumabas ng kwarto ko at pating kayad na naglakad. Nakita ko si Kuya Joel sa kusina, abala sa paglilinis ng mga kaldero. Sa pintuan palabas ng bakuran ako dadaan, sinadya ko na huwag magsuot ng tsinelas upang huwag maging dahilan ng ingay. Sa wakas ay nagawa akong makalabas ng pintuan. Patakbo na sana ako nang bigla akong makita si Kuya Roger. Nakatalikod siyang naglalakad papunta sa kakahuyan. Hindi ko alam kung siya ba ang kuya ko na nakasalo namin kumain o siya yung nakita ko sa bukid. Gulong-gulo ang isipan ko. Mas pinili kong kumaripas ng takbo papunta sa bahay ni Tiyo Raul kaysa sundan si Kuya Roger. Malayo-layo rin ang bahay ng Tiyo. May iba pa kaming mga kamag-anak na nakatira sa malawak na lupain ni Mamay. Minanap pa nila ito sa kanilang mga magulang, subalit magkakalayo ang pagitan ng mga bahay namin. Kay Tiyo Raul lamang ang pinakamalapit na bahay, pinagpapawisan na ako ng malamig, samot sa aring alalahanin na ang pumapasok sa aking balintataw. Nakahinga lamang ako ng maluwag na makita ko ang bahay ni Tiyo Raul. Lakad-takbo ang ginawa ko subalit na makalapit na ako sa nakabukas na pintuan ng kanyang bahay. May narinig akong nag-uusap. Hindi ako maaaring magkamali. Boses ni Kuya Roger ang naririnig ko.
Huminto ako sa paglalakad at tiyak na pagagalitan niya ako. Kapag nakita niya ako na nasa labas na ng bahay, nagtago muna ako sa isang puno ng saging na nakatayo lamang ilang di pa lang sa layo ng pintuan ng bahay ni Tiyo Raul. Magalipas ang ilang sandali ay nakita ko nang lumabas si Kuya Roger. Nakangiti ito habang nakasunod sa kanya si Tiyo Raul. Nagpaalam na si Kuya Roger kay Tiyo na uuwi na. May dala-dala itong isang bayong. Napasilip ako dahil wala namang bayong na dala-dala si Kuya Roger nang umalis siya sa bahay. Hinayaan ko muna siyang makalayo ng tuluyan bago ako lumabas sa pinagtataguan ko. Gulat na gulat si Tiyo Raul nang makita akong nasa tapat ng pintuan ng bahay niya. Ngumiti siya at masaya na nakita ako. Dahil hindi ko naman ugaling dumalaw sa kanya kahit noong nabubuhay pa ang aking mga magulang. O atong pamangkin ko, mabuti naman at naisipan mo akong dalawin. Sayang at hindi kayo nagpang-abot ni Kuya Joel mo. Kakaalis pa lamang niya kani-kanina lang. Wika niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sobrang takot. Paano si Kuya Joel ang sinasabi niyang lumabas daw ng pintuan? Samantalang si Kuya Roger ang kitang-kita kong lumabas. Gumapang na naman ang kilabot sa buo kong katawan. Kung sasabihin ko kay Tiyo na si Kuya Roger ang nakita kong lumabas ng bahay niya, paniguradong ahaba lang ang aming usapan. Tulad ni Kuya Joel, hindi niya rin ako paniniwalaan. Napansin ni Tiyo Raul ang pagbuntong hininga ko. Pinapasok niya ako sa loob ng bahay niya. Tinanong niya kung kumain na daw ba ako. Pero habang nagtatanong siya, hinahainan niya ako ng mga pagkain. May nakita akong itim na kanin na nakahain. Bigla akong tumayo at tinanong kung bakit may itimang kulay ng kanin na inihain niya. Hindi siya makapaniwala na tinatanong ko siya ng ganon. Nawindang ako nang sabihin niya na malagkit daw yon. Dala-dala daw ni Kuya Joel galing sa amin. Parang takam na nagsandok siya. Sakto daw dahil hindi pa rin siya nag-aalmusal kaya nagsandok siya sa kanyang plato. Hindi ko alam kung paano kong ginawa ang bagay na alam kong ikakagalit sa akin ng gusto ni Tiyo Raul. Ilang hakbang lamang ang pagitan namin. Tinabig ko ng malakas ang kanyang kamay na naging dahilan ng pagtapon ng itim na kanin sa sahig. Nabasag din ang mabasag yung plato na pinaglagyan ng pagkain niya. Alam ko nagtitimpi lamang siya sa akin. Tumayo siya at kinumpronta ako kung ano daw bang nangyayari sa akin. Bakit ko daw tinapon ang malagkit na bigay ni Kuya Joel? Garalgal ang boses ko at naglakas ako ng loob na sagutin siya. Sinabi ko na walang malagkit o kaning itim sa aming bahay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Iiling-iling siyang tumingin sa ibaba ko kung saan natapon ang malagkit. Nagulat ako dahil napatras siya habang nakatakip ang kamay sa kanyang bibig. May nakaharang na mesa sa pagitan namin kaya hindi ko nakita kung ano ang kinakatakot niya. Daan-daan akong humakbang upang makita ang bagay na kinakatakutan niya. Maging ako man ay nagulat, nanlaki ang mga mata. Tumakbo na ako palabas ng bahay at doon ay sumuka ng sumuka. Kitang-kita ng dalawa kong mata ang mga naggagalawan sa ibaba ng mesa. Nawala bigla ang itim ng kanin. Sumuka rin si Tiyo Raul. Pagkatapos ay lumabas din siya ng kanyang bahay. Tinignan niya ako na para bang maraming gustong itanong. Sa wakas ay nagkaroon na rin ako ng pagkakataon na sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos naming makabuelo pareho, ay niyaya ako ni Tiyo Raul na maupo sa kanyang sala. Tinatanong niya kung may nangyayari bang mali sa aming bahay. Sinagot ko naman siya na walang nangyayaring masama sa bahay. Kay Kuya Roger ang may mali. Nang dahil sa tingin ko, ay pakikinggan ni Tiyo Raul ang lahat ng sasabihin ko. Kinuwento ko sa kanyang lahat magmula sa mga nanggaling kami sa simenteryo, ang mga nangyari ng nakaraang gabi at ang mga pangyayari pagkagising ko pa lamang sa umagang yon. Hanggang sa kasalukuyan ng aming pag-uusap, nahulog sa malalim na pag-iisip si Tiyo Raul. May ilang minuto siyang nag-isip, pagkatapos ay tumayo at nagbihis. Umuwi raw ako sa amin at may susunduin lamang siya. Susunod daw sila sa aming bahay ng taong susunduin niya. Nagmamadali naman akong umalis. Kakaibang kaba na naman ang aking nararamdaman. Baka kung ano na naman ang madatnan at makita kong kakaiba sa aming bahay. Mula sa bakuran namin, sandaling nagmasid at nakiramdam ako. Napakatahimik ng buong bahay.
may naririnig akong huni ng ibon sa paligid. Tagaktak na ang pawis ko sa pinaghalong pagod sa paglalakad at kaba sa mga nangyayari. Dahan-dahan kong tinulak ang pintuan. Nakapasok ako nang walang sumasalubong sa akin. Hinanap ng mga mata ko si Kuya Joel, ngunit wala siya sa kusina at sa likod bahay. Naisip ko na baka nasa kwarto lamang siya. Dahan-dahan akong kumatok nang biglang may tumapik sa balikat ko. Si Kuya Roger, kararating lamang at may dala itong dahon ng tuba-tuba. Suso at gulay na dahon ng gabi. Nakita kong hinuhugasan niya ang dahon ng tuba-tuba. Pagkatapos ay idinarang niya ang dahon sa apoy. Saka naman niya itinapal sa noo ko. Alam kong si Kuya Roger na ang nasa harapan ko dahil ramdam ko ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa akin. Hindi ko siya sinunod nang sabihin niya na pumasok na ako sa aking kwarto at magpahinga. Naupo ako sa sala at hinihintay ko ang pagdating ni na Tiyo Raul at sinasabi niyang kasama niyang pupunta. Panilingon ko kay Kuya Roger na naggagayat na ng gulay. Isinunod niya ang pagtanggal ng dulo ng mga suso hanggang sa pagkayod niya ng niyog. Napalunok ako ng sarili kong laway. Paborito ko ang lahat ng uri ng gulay o isda man basta may niyog. Masarap ang aming ulam sa tanghalian. Mukha namang normal si Kuya Roger. Napansin ko lamang ang panilingon niya sa pintuan ng kusina na para bang may tinitignan o mayroon siyang inihintay na dumating. Napabuntong hininga na lamang ako. Kung buhay lamang sana sina Mamay at Papay, hindi sana namin naabuti ng ganoong buhay. Kulang-kulang isang oras nang nakararaan, wala pa rin sina Tiyo Raul at sinasabi nitong kasama. Hanggang sa marinig ko na sinisisitan ako ni Kuya Roger. Tanda yun na may inuutos o pinapagawa siya sa akin. Nagmamadali naman akong lumapit sa kanya sa kusina. Inutusan niya akong tawagin ko na raw sa kwarto si Kuya Joel. Nakakailang katok na ako sa kwarto ni Kuya Joel, hindi pa rin ito tumutugon. Naisip kong baka nakatulog lamang siya. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng kanyang kwarto. Madilim ang loob, samantalang tirik na tirik ang araw sa labas. Pumasok ako sa loob ng kwarto niya at hinawi ang kortina. Nanlaki ang mga mata ko at malakas na napasigaw nang makita ko nakahiga si Kuya Joel habang tuwid na tuwid ang mga kamay at paa. Narinig ko at naramdaman ang tila pag-uga ng aming bahay nang tumakbo si Kuya Roger papasok sa kwarto ni Kuya Joel. Umiiyak na ako sa kanyang uluhan. Pinagsisisihan ko na hindi ko siya tinignan nung kararating ko pa lamang galing sa bahay ni Tiyo Raul. Namalayan ko na lamang ang malakas na pagyugyog ni Kuya Roger sa katawan ni Kuya Joel. Sumisigaw siya habang pumapalaho ng iyak. Tinakpan ko ang aking magkabilang tainga. May naririnig akong mga bulong na nagmumula sa kung saan. Ang mga bulong ay humihingi ng tulong. Nagmamadali na akong lumabas ng kwarto. Pupuntahan ko si Tiyo Raul. Susunduin ko siya at alamin kung bakit ang tagal niyang dumating. Naisipan ko magsuot ng tsinelas. Ang tsinelas ko'y naiwan ko sa pintuan ng kusina. Malapit na ako sa pintuan ng kusina nang biglang may nadaanan ang aking mga mata. Isang plato na nakapatong sa ibabaw ng takip ng kaldero. Isang pamilyar na senaryo ang aking nakita at naalala. Ang plato na may laman na itim na kanin. Nanginginig ang mga paa ko na humahakbang papalapit sa plato. Napasingap ako na makitang may bawas ang kanin sa plato. Ang kaning itim ay katulad ng kanin na nakita ko sa bahay ni Tiyo Raul. Makalipas ang ilang sandali kong pagkatulala ay narinig ko na sa wakas ang boses ni Tiyo Raul. Tinatawag niya ang pangalan ko. Tumakbo na ako paikot sa bakuran namin papunta sa aming taranggahan. Nakita ko si Tiyo Raul. May kasama siyang isang matandang lalaki. Isa daw itong albularyo. Nagulat siya nang makita akong umiiyak. Atong, ba't ka umiiyak? May nangyari bang masama? Natatarantang tanong ni Tiyo Raul. Tiyo Raul, si Kuya Joel, wala na siya. Namamaos ko pang tugon. Kitang-kita ko ang panlalaki sa kanyang mga mata. Halos awiin niya ang katawan ko. Tumakbo na papasok ng bahay namin si Tiyo Raul, samantalang ang matandang kasama niya ay nanatili sa may tarangkahan. Napansin kong malikot ang mga mata ng matanda. Umiikot ang paningin niya sa paligid ng aming bahay. Pagkatapos ay pumikit na ito habang may ibinubulong.
Patuloy ang pagpatak ng aking duha. Niyaya ko ang matandang albularyo na pumasok na, saka lamang siya humakbang papasok sa tarangkahan. Pagpasok niya sa aming bakuran, ay dumiretso ang matanda sa puno ng talisay na nakatayo sa gilid ng aming bakuran. Sadali siyang tumayo doon. Nakita ko ang makailang ulit niyang pag-iling. Hanggang sa lumapit nga siya ng gusto sa puno, inipo niya ang gitnang bahagi nito, parang napaso ito't lumayo. Naglakad na siya papasok sa pintuan ng aming bahay. Isang malakas na palahaw na tila nananagoy ang aking narinig na nagmumula sa loob ng bahay. Hindi muna ako sumunod sa loob. Nilapitan ko ang puno ng talisay kung saan hinipo ng matandang albularyo. Parang normal lang naman ang katawan ng puno. Pinagmasdan ko itong mabuti nang may mapansin akong tila nakasulat sa balat ng puno. Pahapyo lamang ang nakasulat, hindi ko rin maintindihan ang salitang nakasulat doon. Nang akman na akong hahabang para sumunod sa loob ng bahay, may narinig akong sit-sit mula sa kung saan. Nagpalingalinga ako sa paligid hanggang sa nakita kong nakatayo sa hindi kalayuan sa gitna ng damuhan ang mga kapatid kong sina Kuya Roger at Kuya Joel. Nakangiti sila pareho sa akin habang kumakaway. Paano napunta si Kuya Joel doon, samantalang kitang-kita kong nakaratay siya sa kanyang kwarto nang wala ng buhay? Sa isang kisap matay bigla silang nawala sa aking paningin. Tumakbo ako para habulin sila, ngunit isang malakas na sigaw ang narinig ko. Si Tio Raul, tinatawag niya ang aking pangalan. Nalingunan ko siyang nakatayo sa pintuan ng kusina. Mugto ang mga mata. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nagulat ako nang tanongin niya kung nasaan daw ba si Kuya Roger. Hindi ko masabi na nakita ko pa lamang sina Kuya Joel at Kuya Roger na magkasama. Nahihirapan akong ipaliwanag sa kanyang mga pangyayari. Baka hindi niya ako paniwalaan. Napaisip akong bigla, paano nga pala napunta doon si Kuya Roger at kasama niya pa si Kuya Joel, samantalang patay na ito? Umakbang ako papasok ng kwarto. Naabutan ko ang matandang lalaki. May ginagawa itong ritual para daw bumalik ang kaluluwa ni Kuya Joel sa katawan nito. Hindi mo dapat iniwang mag-isa o walang bantay ang katawan ng kapatid mo dahil ang kaluluwa niya ay humiwalay na sa katawan niya. Yun ang pagkakataong hinihintay ng mga masasamang elemento upang pasukin ang katawan ng isang tao. May diin na wika ng matandang albularyo. Hindi po siya nag-iisa, lolo. Kasama niya kanina dito sa kwarto ang panganay naming kapatid na si Kuya Roger. Tugon ko pa sa kanya. Natahimik ang matandang albularyo at napatingin sa akin. Tila inaarok nito kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Naramdaman ko na lamang na tumabi sa akin si Tio Raul. Hinimas niya ang buhok ko. Batid kong alam niya ang sakit na nadarama ko. Durog na durog ang puso ko habang pinagmamasdan ang malamig na katawan ng aking kapatid. Unti-unti na namang pumapatak ang mga luha ko. Naitanong ko na lamang sa aking sarili, bakit mga kuya ko pa? Paano na ako ngayong pareho nang nawala ang aking mga kapatid? Hanggang sa naamoy ko ang kamangyan at insenso na ginagamit ng albularyo. Parang may kung anong puwersa ang sa aking katawan ay gustong kumawala. Naisip ko matutulad din ba ako sa aking mga kapatid. Lumingon ang matandang albularyo at kinausap kaming dalawa ni Tio. Bantayan niyo ang katawan ng lalaking ito at huwag niyong hahayaang mag-isa. Uwi ka ng albularyo. Tumangutango si Tio Raul, sabay tapik sa aking balikat. Pinausukan ng albularyo ang buong kwarto. Gamit ang isang lumang kaldero na may baga at apoy, nilibot ng matanda ang buong bahay at mga kwarto namin hanggang sa dumiretso na siya sa labas ng bahay papunta sa malaking puno ng talisay. Ganoon din ang ginawa niya sa buong paligid ng puno ng talisay. Habang nagdadasal ito, nakaramdam ako ng paglakas ng hangin sa paligid. Lumalakas din ang usok na nagbumula sa hawak niyang kaldero. Sa patuloy na pag-iikot ng matandang albularyo, nakakaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan. Gusto ko siyang sigawan at patigilin sa kanyang ginagawa,
subalit hindi ko magawang ibuka ang aking bibig. Ang paninigas ng kalamnan, paa at mga kamay ko ay unti-unti na ring nararamdaman. Hanggang sa naglakas loob na akong pakiusapan ng albularyo na itigil na niya ang kanyang ginagawa, subalit nakarinig ulit ako ng mga boses na nagmamakaawang iligtas sila. Napatakip ako ng tainga at napapikit. Ayoko nang marinig pa ang mga sigaw nila. Sa aking pagdilat ng mga mata, bigla ko nakita sina Mamay at Papay na magkasama. Nakatayo sila habang magkahawak kamay at kinakawayan ako. Gusto ko silang lapitang dalawa. Dalawang di pa lamang naman ang layo nila sa puno kung saan ay naroon na nakatalikod ang matandang lalaki. Maingat ako naglakad papalapit ka na Mamay at Papay. Ang tamis ng ngiti sa akin ni Mamay, nakakailang hakbang na ako. Noon ko lamang napansin na may hawak-hawak silang isang plato. Kahit malayo ang distansya, kitang-kita ko ang laman ng plato. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang itim na kanin. Sinusubukan nila itong ibigay sa akin. Nakaramdam ako ng takot at matinding pag-aalala. Bigla akong umatras sa kinatatayuan ko. Palayo kina Mamay at Papay. Narinig ko rin ang malakas na sigaw ng albularyo. Tinawag niya akong sutil. Alam kong galit siya sa katigasan ng aking ulo. Hanggang sa maramdaman ko na lamang ang masakit na pagagubit niya sa aking binti. Napangiwi ako dahil ang ipinangahampas niya sa binti ko ay isang palaspas ng niyog. Tila tumatagos sa akin laman ng sakit ng bawat paghampas niya. Nang tignan kong muli sina Mamay at Papay ay bigla na lamang silang nawala. Mag-aalasing ko na ng hapon noon, nasa labas pa rin ang bahay namin ang matandang albularyo. May mga sinusulat siya sa puno ng mga salitang hindi ko maunawaan. Pagkatapos ay nakataas noon niya akong hinarap at narinig ko na lamang ang mga kataga. Inuutosan kita sa ngalan ng ating dakilang lumikha. Pinapalayas kita sa katawan ng batang to. Ikaw na isang engkanto. Tukuyin mo kung ano ang pakay mo. Pagkatapos ay lisanin mo ang katawang lupa ng batang ito. Hindi ako makapaniwala sa mga binitiwang salita ng albularyo. Paanong nagkaroon ng engkanto sa katawan ko? Pagkatapos ng ilang sandali, pinapasok ako ng albularyo sa loob ng bahay. Pinapabantayan niya ako kay Tiyo Raul. Pagsapit daw ng alas 6 ng hapon ay hindi na ako maaari pang lumabas ng bahay. Sumunod na rin pumasok ang matandang albularyo. Dumiretso siya sa kwarto ni Kuya Joel. Sinarado na ni Tiyo Raul ang pintuan sa kusina. Isasarado na rin sana niya ang pintuan sa harap ng bahay nang may tumawag sa pangalan ni Kuya Roger. Nagmamadali akong tumakbo papuntang pintana upang tignan kung sino ang dumating. Umaliwalas ang aking buka nang makita ko ang aking tiyahin. Si Tia Nanet, kapatid siya ni Mamay. Kasama nito ang kanyang panganay na anak na si Kuya Samuel. Sumunod sa akin si Tiyo Raul. Nagulat ang tiyahin ko nang makitang namumugto ang mga mata ni Tiyo. May pagmamadali nang pumasok ang tiyahin at pinasan ko. Nginitian at kinamusta ako ni Tia Nanet. Tahimik lamang ako nakatingin sa kanila. Nag-usap silang dalawa ni Tiyo Raul. Narinig kong hinahanap niya sina Kuya Roger at Kuya Joel. Ipinaliwanag sa kanya ni Tiyo Raul ang nangyayari. Hindi makapaniwala si Tia Nanet sa mga sinabi ni Tiyo. Umiiyak na rin siya na tumakbo papunta sa kwarto ni Kuya Joel. Nakasunod sa kanya si Kuya Samuel na umiiyak din. Halatang nagulat si Tia nang makita ang albularyo. Nakasalukuyang may ginagawang ritual sa kwarto ni Kuya Joel. Narinig ko pa ang palaho ng iyak ni Tia Nanet habang binabanggit ang pangalan ni Kuya. Malapit si Kuya Joel kay Tia Nanet. Bukod sa paborito siyang pamangkin nito, inaanak din siya sa binyag. Sunod na pinuntahan ni Tia Nanet ang kwarto ni Kuya Roger. Gusto lamang niya makasigurado na wala nga si Kuya Roger. Nanghihina ang mga tuhod niyang naupo sa sala. Patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Nilapitan siya ni Tiyo Raul at pinakalma. Nagkasalubong kami ng paningin ni Tia Nanet. Nakita ko ang matinding awa niya para sa akin. Raul, patay na si Joel.
Bakit hindi pa ninyo ito pinaalam sa lahat ng kamag-anak natin? At sana naimbalsa mo na ito. Umiiyak na pag-aalala na wika ni Tia Nanet nang biglang sumabat ang albularyo. Hindi maaaring imbalsamuhin ang katawan ng taong buhay pa. Kailangan lang mapabalik sa katawan niya ang kanyang kaluluwa sa loob ng isang araw. Madiin na wika ng matanda. Lumabas sa kwarto si Tia Nanet at Tio Raul na natili naman sa loob ng kwarto ang aking pinsan na si Kuya Samuel. Marami siyang tinatanong sa akin, subalit nananatiling tikom ang aking bibig. Napaiyak naman ako dahil hindi ko mapigilan ang aking sarili. Labis-labis ang pangungulila ko sa aking mga kapatid. Sinundan ko ng tanaw ng magtungo ang albularyo sa kusina. Pagbalik niya, nakita kong daladala niya ang plato na may lamang kaning kulay itim. Nakatingin ito sa akin na parabang tinatanong ng mga mata niya kung saan ito galing. Narinig ko na lamang na nagsalita si Tio Raul. Sinabi niya ang nangyari sa kanyang bahay. Ang pagpunta ni Kuya Joel sa kanyang bahay at nang ibigay sa kanyang itim na kanin. Ganon din ang magkaibang paningin namin sa kung sino talaga ang nagbigay sa kanya ng itim na kanin na yon. Dahil sa pagkakaalam niya si Kuya Joel yon, pero si Kuya Roger naman ang nakita ko na lumabas sa pintuan ng kanyang bahay. Ang pagkain ng itim na kanin ang naging dahilan kung bakit nabihag nila ang kaluluwa ng kapatid mo. Dahil ang itim na kanin ay pagkain ng mga engkanto. Malamang may nag-abot sa kanya na kakilala niya, kaya napilitan siyang tumikim ng itim na kanin. Uwi ka pa ng albularyo. Hindi nga ako nagkamali ng hula. May bawas ang itim na kanin na nakalagay sa plato. Nang makita ko ito sa kusina, tiyak na may nagbigay kay Kuya Joel ng itim na kanin na yon. Pagkatapos itinikman niya, kaya madaling nakuha ang kanyang kaluluwa. Naalala ko si Kuya Roger. Malamang ginamit siya ng engkanto para mapilitang kumain ng kaning itim itong si Kuya Joel. Subalit napaisip din ako dahil nakita ko rin sina Mamay at Papay sa araw na yon. Lumatag na ang dilim sa paligid. Sinigurado ng albularyo na nakasarado ang mga pintuan sa harapan at kusina. Bukod sa pagpapausok ng kamangyan at saka insenso, ay nagsaboy na rin siya ng asin sa bawat sulok ng aming bahay. Pinananatili niyang may baga ang uling kung saan niya inilagay ang kamangyan at insenso. Sinabi niya na huwag daw hayaan na mamatay ang baga. Tinawag niya kaming lahat sa kwarto kung nasaan ang katawan ni Kuya Joel. Narinig na matanda na pinag-uusapan pa rin ni Tia Nanet at Tio Raul ang pagpapaimbalsam mo sa katawan ni Kuya Joel. Natatakot silang mangamoy ito at magdulot pa ng sakit sa amin. Napailing ang matandang albularyo nang marinig ang pinag-uusapan ng magkapatid. Maigpit pa rin niyang tinutulan ang mga planong pagpapaimbalsam mo sa katawan ni Kuya Joel. Makinig kayo sa akin. Huwag sana ninyong kontrahin ang aking mga ginagawa. Ang pag-imbalsa mo sa katawan ng batang ito ay hindi makakatulong sa pagbawi ng kanyang kaluluwa. Hindi mangangamoy ang kanyang katawan dahil hindi pa talaga siya tunay na patay. Kailangan lang mabawi natin ang kanyang kaluluwa bago magbukang liwayway. Wika pa rin ang albularyo. Nagkatinginan kaming apat sa paanong paraan namin mababawi ang kaluluwa ni Kuya Joel. Maging si Kuya Roger ay nawawala rin. Sinabi ng albularyo na nasa paligid lamang daw si Kuya Roger. Tulad ni Kuya Joel, kontrolado daw ito ng mga engkanto. Ang mga nakita ko daw na katawan at kamukha ni Kuya Roger ay hindi daw siya yon. Ginagaya lamang daw ng engkanto ang katawan ng mga taong bihag nila. Hindi para kuhanin ang katawan ng biktima. Ang dahilan daw ay para lansihin ang linlangin ng mga mahal nito sa buhay hanggang maging sila'y maging biktima na rin. O di kaya ay may bagay daw itong gustong makuha o mabawi. Kailangan daw itong ibalik sa tunay na may-ari upang manahimik na at pakawalan ng bihag nitong kaluluwa. Ang mga engkanto daw ay makapangyarihan. Sa tulad ni Kuya Joel na tumanggap ng pagkaing ibinigay ng engkanto sa katauhan ni Kuya Roger. Oras na lamang daw ang binibilang upang maging lubos nilang maangkin
ang katawan ng kaluluwa ni Kuya Joel. Kaya kinakailangan daw naming mabawi ang katawan nito bago magbukang liwayway. Dahil kung hindi daw namin magawa, tuluyan ang maaangkin ng mga engkanto ang buong pagkatao ng aking kapatid. Kinuwento ko rin sa albularyo ang mga boses na naririnig ko paminsan-minsan, mga boses na humihingi ng tulong. Maaaring totoo daw ang mga boses na yon bukod sa dalawa kong kapatid. Marahil ay may mga kasama pa silang ibang biktima na humihingi rin ng tulong. Ang nakakalungkot lamang daw, walang kamali-mali ang mga kamag-anak ng iba o hindi man lamang siguro na isang guni sa isang albularyo ang nangyari sa kanilang kamag-anak. Kaya ang nangyayari ipinapaimbalsamo ang katawan nila kapag nangyari daw yon. Wala nang paraan para maisalba pa ang mga buhay ng mga kawawang biktima. Mawalang galang na po. Ano po bang dahilan ng mga engkanto para kuhanin o nakawin ang buhay ng mga taong wala namang kalaban-laban sa kanila? Sabat ni Tia Nanette. Tatlong dahilan lang ang pwede. Una, nasaktan sila o naaabala ng isang tao kaya sila gumaganti. Pangalawa, maaaring nagustuhan nila ang isang tao, babae man o lalaki, bata man o matanda. Kaya may mga pagkain silang inaalis sa mga taong nagugustuhan nila. Sinisigurado nila na kaakit-akit sa paningin ng isang tao ang kanilang inaalok. At kapag may kumagat sa pahay na kanilang ginawa, doon sila magkakaroon ng pagkakataon na kontrolin ng isip at katawan nito. Pangatlo, may napakahalagang bagay o kayamanan na kinuha ang isang mortal na pag-aari nila. Hanggat hindi ito na ibabalik sa kanila, patuloy silang gagawa ng mga bagay na mas nakakasakit sa mga taong nagnakaw ng pag-aari nila hanggang sa mauuwi ito sa pagkasawi ng mismong nagnakaw. At nang nakalulungkot pa nito, idadamay nila ang lahat ng kamag-anak ng nagnakaw ng pag-aari nila. Hindi kami nakapagsalita, nabalot ng takot ang aking buong pagkatao. Napakalupit ng mga engkantong naglalaro sa buhay namin. Nanahimik na lamang kaming apat at nakinig sa mga sinasabi niya. Hanggang biglan nang laki ang mga mata ko, may naalala akong isang kulay pulang bagay na itinatago ko ng ilang taon. Ang bagay na yun ay galing sa bulsa ni Mamay na kinuha ko noong siya'y mamatay. Ang bagay din na yon ang naging dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan ni Papay. May isang senaryo pa akong naalala. Ang batang umiiyak sa tapat ng isang malaking puno. Tandang-tanda ko pa nang sabihin niya sa akin na nawawala daw ang kanyang laruan. Tulungan ko daw siyang mahanap ito. Saglit ako natahimik. Baka may kinalaman yon sa pagkamatay ng aming mga magulang at sa kasalukuyang nangyayari sa aming magkakapatid. Patakbo akong pumasok sa aking kwarto. Hinahanap ko kung saan ko tinago ang pulang bagay na hugis kasoy. Nang makabalik na ako sa kwarto ni Kuya Joel, naririnig ko ang sinasabi ng albularyo. Kabilin-bili na niya na huwag daw kaming matutulog sa gabing iyon. Dahil sa oras na ginawa namin yon, pwedeng pasukin ng engkanto ang mga katawan namin. Kapag tulog daw ang isang tao, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga kaluluwa na maglakbay o humiwalay sa sariling katawan. Yun daw ang pagkakataong inihintay ng mga engkanto upang madaling mapasok ang katawan ng isang tao. Pumikit ako at taimtim na nagdasal. Hiniling ko na sana ingatan ng poong may kapal ang aking mga kapatid. Ipinagdasal ko na rin na sana sa gabing yon ay matapos na ang bangungot sa aming buhay. Tumabi sa akin si Tia Nanette. Tinanong niya kung maayos lamang ba ako. Umiyak lamang ako sa sobrang pangungulila sa aking mga magulang at kapatid. Yun ang nararamdaman ko ng mga sandali na yon. Buo na ang desisyon kong sabihin ng lahat sa albularyo. Baka makatulong iyon sa pagresolba ng mga nangyayari sa aming magkakapatid. Tumayo ako at iniabot sa kanya ang pulang bagay na hawak-hawak ko. Napatayo rin si Natiyo Raul at Tia Nanette. Ikinuwento ko pa sa kanila ang lahat ng narinig, nakita ko bago namatay sina Mamay at Papay. Matagal na hinawakan ng albularyo ang pulang bagay. Namimilog ang kanyang mga mata na paulit-ulit na sinisipat ito. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita ito. Ayon sa albularyo, ang pulang bagay daw na yon ay pag-aari ng isang engkanto.
Kung isang mortal daw ang titingin, napaka-ordinaryo at simple lamang nito. Subalit sa mundo ng mga engkanto, ito daw ay isang mutya. Ang mutya daw ay may malakas na kapangyarihan upang protektahan ang buhay ng nagmamay-ari sa kanya. Subalit kapag ito'y napunta sa isang mortal, magdudulot ito ng kamalasan at sumpa sa buong pamilya ng mortal na mga ngahas na nakawin ito. Ang batang babae doon na sinasabi ko ay hindi pangkaraniwang engkanto sa mundo nila, sapagkat ang batang yun ay isang prinsesa sa kanilang kaharian. Naglalaro daw siguro ang batang engkanto nang maiwala nito ang mutya. Gulat na gulat kaming lahat sa aming narinig, kaya pala hindi siya matahimik dahil napakahalaga ng pulang bagay na kinuha ni Mamay. Ayon sa albularyo, marahil hindi sinasadyang nawala ito ng batang engkanto. Sakto naman na napadaan si Mamay kaya pinulot niya ito. Ang nakakagulat pa sa sinabi ng albularyo, sa paningin daw ni Mamay, ang mutya ng engkantong yon ay isang ginto. Sa gabi ning yun ipinakuha ng albularyo si Tio Raul ng manok upang gawing alay sa pagbawi ng kaluluwa ni na Kuya Roger at Kuya Joel. Si Tia Nanet naman ay pinakuha ng albularyo ng damit ni na Mamay at Papay sa kwarto ng mga ito upang gamitin sa paghingi ng tawad sa batang engkanto. Magkasamang niritwalan ng albularyo ang mga damit ni na Mamay at Papay, pagkatapos ay sinunog sa tapat ng puno ng talisay kung saan daw nakatira ang batang engkanto. Bago magbukan liwayway, may kumatok sa aming pintuan. Nagkatinginan kaming lahat. Pinagbuksan ang pintuan ng albularyo at ganoon na lamang ang pagkagulat namin. Si Kuya Roger, pawis na umihingi ng pasensya at inumaga daw siya ng uwi. Nagtataka daw siya kung bakit naligaw siya sa daan. Nagpabalik-balik lamang daw siya sa daang nilalakaran niya. Hanggang sa huli ay nalaman na lamang niya na nasa tapat na siya ng aming tarangkahan. Hindi pa kami nakakabawi sa pagdating ni Kuya Roger nang biglang narinig namin ang boses ni Kuya Joel sa bandang likuran namin. Nagsiksikan kaming apat ni na Tio Raul, Tia Nanet at Kuya Samuel sa likod ng albularyo sa sobrang takot. Pupungas-pungas si Kuya Joel na nakatayo sa harapan namin. Tila nagtataka pa ito kung bakit kami magkakasama ni na Tio Raul. Nagkatinginan kaming lahat. Parang walang nangyari na pumasok sa loob si Kuya Roger. Sabay pa silang naupo sa mesa't namungkal ng kaldero. Pagkatapos ay nag-uunahang magsandok. Sunod-sunod na subo ang kanilang ginawa na parabang isang linggong hindi sila kumain. Tumulo bigla ang luwa sa aking mga mata. Sa wakas, maayos na ulit ang lahat. Magkakasama na ulit kami ng aking mga kuya. Kinabukasan pagputok ng araw, lumabas ako tinitigan ng mutya ng engkanto na isinabit ng albularyo sa katawan ng puno. Nawala na ito. Tama nga ang sinabi ng albularyo. Nang makabalik sina Kuya Roger at Kuya Joel sa normal, ibig sabihin daw nun itinanggap ng engkanto ang paghingi ng tawad sa ginawa ni Mamay at tinanggap ang dalawang manok na alay. Simula noon ay hindi na kami muli pang ginambala nito. Lumipas ang mga taon at nagkapamilya na sina Kuya Roger at Kuya Joel sa siyudad nila na piling manirahan. Paminsan-minsan ay dinadalaw nila ako habang ako'y nanatili sa bahay namin kung saan kami pinanganak at lumaki. Hindi na ako nakapag-asawa. Inilaan ko ang panahon at buhay ko sa pagtatanim sa aming bukid. Subalit wala man akong asawa at mga anak, masasabi ko masaya at kontento na ako sa buhay na mayroon ako dahil mayroon naman ako nakakausap at nakakasama minsan. Itatago ko na lamang siya sa pangalang Ana, ang kaisa-isang tisay na babaeng minahal ko. Magkaiba man ang aming mundong ginagalawan. Kung darating man na maubos na ang aking oras sa mundong ito, alam ko na sa mundo ni Ana ay magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. Kasama siya. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nagustuhan po nyo, sana'y mag-like po kayo at mag-comment na rin sa video ito.